Ano nga ba ang freedom of speech or expression or ang kalayaan sa pananalita? Ayon po sa official website ng Freedom Forum Institute, ang freedom of speech or expression daw refers to the ability of an individual to express his thoughts, his beliefs, his ideas, and his emotions on different issues free from government censorship. Sa madaling salita, ang freedom of speech or expression ay ang kakayanan ko bilang tao na maipahayag kung ano ang laman ng aking puso't isipan na walang habol ang gobyerno o ang pamahalaan. Tulad dito, malaya kong maipapahayag ang aking saluubin kung ano para sa akin ang ibig sabihin ng freedom of speech or expression. Napaisip ako tuloy, kung ang freedom of speech or expression ay isang kakayanan, maituturing ko rin ba itong isa sa aking mga karapatan? Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, recognized in international human rights law in the International Covenant on Civil and Political Rights, states that everyone shall have the right to hold opinions without interference, and everyone shall have the right to freedom of expression. This right shall include freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice. Sa makatawid, sa pandaigdigang level, bilang tao, may karapatan pala akong magpahayag ng aking saluubin o ng aking opinyon na walang sagabal. Bilang tao, may karapatan pala ako sa malayang paghahanap ng impormasyon. Bilang tao, may karapatan pala ako sa malayang pagtanggap ng impormasyon. At bilang tao, may karapatan pala ako sa malayang pagbabahagi ng sarili kong impormasyon in any form or in any medium of my choice. E bilang Pilipino, ang ganitong kalayaan, akin rin bang karapatan? Section 4 of the Article 3 Bill of Rights of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines states that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Sa makatawid, bilang Pilipino, dito mismo sa aking lupang sinilangan, may karapatan din pala akong magpahayag ng aking opinyon na walang sagabal. Bilang Pilipino, dito mismo sa aking lupang sinilangan, may karapatan din pala ako sa malayang paghahanap, pagtanggap, at pagbabahagi ng impormasyon in any form or in any medium of my choice. Karapatan, kalayaan. Pero nakakalungkot lang isipin minsan na yung ating karapatan, na yung ating kalayaan ay inaabuso na minuman. Nariyang malaya ng nakakapagsalita ng napakanegatibo ng iilang Pilipino laban mismo sa sarili nitong gobyerno. O di kaya laban mismo sa kapwa Pilipino. Nariyang malaya ng makakapagbahagi ng mga maling balita na minsay nagdudulot ng kaguluhan o di kaya'y kaguluhan. Nariyang malaya ng makakapagbahagi ng impormasyon na wala namang katuturan. Nariyang malaya ka ng makakapag-post ng kahit anuman sa Facebook, Twitter, or Instagram na minsay di naman angkop sa kinalulugaran. Nariyang malaya ka ng makakapag-upload at makakapanood ng video o pelikula sa YouTube nga, libre pa. Nariyang hindi na uso si Maria Clara.
Pornhub, UG's ex-hamster, at iba pang pornografiya. Kung ang ating karapatan sa malayang pananalita ay tunay ngang malaya, maaari at malaya ko na bang sigawan ang aking mga magulang? Kasi may sapat naman akong dahilan. At ito ang aking karapatan. Maaari at malaya ko na bang ipagkalat sa aming barangay na ganito at ganyan si kapitbahay? Kasi may sapat naman akong dahilan. At ito ang aking karapatan. Maaari at malaya ko na bang ipost sa Facebook ang hinanakit ko sa aking katrabaho? Dahil may sapat naman akong dahilan. At ito ang aking karapatan. Maaari at malaya ko na bang isigaw ang sunog sa loob ng sinihan? Dahil may sapat naman akong dahilan. At ito ang aking karapatan. Napagtanto ko tuloy, freedom of speech is not absolute. The International Covenant on Civil and Political Rights stressed that the exercise of this right carries special duties and responsibilities and may therefore be subject to certain restrictions when necessary for respect of the rights or reputation of others or for the protection of national security or of public order or of public health or of public morals. Dugtong pa nga ni Jan Stuart Mill, ang proponent ng harm principle, and I quote, "The only purpose for which power can be rightfully exercised is to prevent harm to others." End of quote. Sa madaling salita, kung may karapatan tayo sa malayang pananalita, wala po tayong karapatan na saktan ang damdamin minuman. Kung may karapatan tayo sa malayang pananalita, wala po tayong karapatan na dungisan ang reputasyon ng iilan. Kung may karapatan nga tayo sa malayang pananalita, wala po tayong karapatan na maghatid ng kaguluhan. Kung may karapatan nga tayo sa malayang pananalita, wala po tayong karapatan na ipahamak ang ating kaligtasan. Totoo nga po, ang layunin ng ating karapatan sa malayang pananalita ay ang ilayo ang kapwa mula sa pinsala. Tandaan po natin ito. Nabasa ko lang po ito at hindi ko na maalala ang may akda. At ang sabi, and I quote, "Freedom of speech does not mean careless and dangerous talk." End of quote. Ang malayang pananalita ay isang karapatan at isang responsableng kakayanan na may respeto at pag-uunawa. Sabi nga ni Nelson Mandela, and I quote, "For to be free is not merely to cast off one's chain, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others." End of quote. May kalayaan nga kung may pag-uunawaan sa ating mga karapatan. Kung ang kalayaan natin po ay nakakatapak na ng karapatan ng iilan, hindi po iyon ang tunay na kalayaan. To end this, let me leave the simple guidelines. Before you speak, think, and ask these following questions. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Before you speak, think. Maraming salamat po at naway pagpalain pa tayo ng puong may tapat. God bless every Filipino around the world.